Hi guys, now Chief KC here. Ngayon nga pala guys, isang quick vlog lang. Not really quick vlog, but quick intro. Gawa nang meron ako sa inyo update regarding kay Cassie. So, ito siya. So, ayun, ito nga pala si Cassie. I'm just confused kung ano nangyari sa kanya. Kasi recently, bumiyahin kami ni Vinci sa Marilake. Okay pa naman siya, umaandar pa naman siya, goods pa naman yung sitwasyon niya, wala pa naman kami yung problema. Pero nung pauwi na kami, doon ko na napansin na nagbiblink pala siya. Ayan, so nagbiblink siya guys, hindi lang itong fuel indicator ang nagbiblink, kundi pati itong trip 1, trip 2, and then yan oil trip. Pero kapag sa belt trip is okay, hindi siya nagbiblink, ito lang na ano. Tapos may lumalabas na service. Ayan, tapos kapag yung odometer, nabiblink din siya. So confusing. So akala ko noong una, dahil lang siguro paubos na yung gas ko noon. Kaya naisip ko noon is doon na lang malapit na lang sa bahay magpapagas. Kaso kahit na nagpagas na ako, still nagbiblink pa rin siya. Hindi pa rin siya na ano, kahit nireset ko na yung fuel o yung trip 2. Kaso wala pa rin siya, hindi pa rin siya okay. So good thing is may nabasa akong comment na sumali daw nga ako sa Kimco Life Forum or group para magkaroon ako ng further idea. Ayan, so nung ni-search ko naman and naka-join ako doon, ang problema pala niya is kailangan lang ng PMS. Ini-stress ko ba yung sarili ko kung di pa ako nag-search, no? Di kasi ako mahilig magbasa ng manual. My bad. Ang nangyayari pala sa kanya guys is every 2K, magbiblink talaga siya for PMS. Andiyan na pasok na yung change oil or sa gear oil o kaya naman magpapa CVT clean. Pero yung sa CVT clean, ano talaga yon, every 5K. Pero sa change oil talaga, 2K kilometers. Depende sa'yo kung kailan. Pero since ito, nakaset siya for 2K, ito na yung schedule niya para magpa PMS. And kung iisipin, pwede din naman ako na lang yung change oil sa kanya. Kaso guys, hindi ko pa alam kung paano nga siya i-operate. Or baka sisipin nyo, meron din naman YouTube. Pero ako kaso nga lang, diba, tandaan nyo, sabi ko, ipapacheck din namin, papabuksan din namin tong panggilid para macheck namin kung ano yung mga naandyan sa kanya and kung okay pa ba siya. Siguro sa vlog din na to, ipapacheck ko na din tong air filter kung kumusta na din siya. And mamaya, nakikita din natin kung kumusta yung panggilid niya. And parang magkaroon din ako ng basis, diba? By the way, kay Ian Works pala tayo magpapa PMS. And gusto ko nga pala i-introduce ang aking bagong helmet. Ayan. So, ito yung helmet na gagamitin ko every time na gamit ko si Cassie. MT Lemons helmet. Ayan. It's supposed to be, hanap ko nung una is white. Kaso, naisip ko din in the long run, baka magmukha na akong sobrang puti na siguro lahat. Na. Nandali kasi tignan yung ganun eh. Yung white yung bike mo, tapos ikaw, iba ang kulay mo sa bike para hindi kayong magmumukhang iisa. More like parang compliment kayo sa isa't isa. Since gusto ko magkaroon ng visor pa, nahanapan ko pa siya ng pwede or compatible dito. Kahit anong klaseng classic helmet, basta pare-pareho na sukat ng tatlong button, pasok siya. Ayan. So ito din, kung makikita nyo, ito yung helmet is the sun visor. So plan ko din nga sana na goggles na lang ilagay. Kaso naalala ko, nakaano nga pala ako, meron mga pala akong salamin. Baka mahirapan lang ako kung yun ang ikakabit ko dyan or ilalagay. Baka maipit lang yung salamin ko. So yun, for now, ito muna gamitin natin. Thank you so much again, Spider Philippines and MT Philippines for this helmet. And let's go na. Muna na kay Ian habang hindi pa naulan. So let's go! Ay, parang linis ah. Linis nga eh. Parang bagong linis lang to. Hindi eh, tingin mo. Parang gusto ng basket niya, gano'n eh. Kaya nga, ganda ng basket eh. Parang linis mo. Tapos, tsaka pa-check na rin ang belt, Brad. Ay, hindi, kakasabi na kasi nung pinagbilan namin. Kakapalit niya lang daw. Nasa racing pulley daw. Oo. Nasa racing pulley natin. Tapos, pinapakalasin natin. Tapos, yung bola rin. Parang ano nga eh, center spring niya ako, ilang spring, ano, ilang RPM.
Yung magagamit ang martilyo. Maso. Ano yan ah? Improvise yan ah. Ito, ginitanggal. Ayan pala. Baka kinalawang. Hindi pa rin? Kachip ko yata yung bumuti. Hindi na ulog na bola. Nga, maso na. Tanginang yan, ang tigas ang buta. Naka-grove na pala. Ay, naka-grove? O nga, no? Sige, patingin nga, Brad. Naka-grove na. Naka-grove. Plain lining. Ang ganda na yun, naka-grove kung tutusin eh. Pero kamusta yung lining, okay naman. Okay naman, makapal na. Kapal pa. Ano lang, dapat lang sa grove kaya may ayos pala yung may-ari niyan eh. Racing-racing din pala yung may-ari. Tumuntala yung ADV ko, walang kaganyan-ganyan. Uy, ina. Anong RP yan? Baka-baka, stock? Stock na? Linis lang na. Nice. Nabola na parang ano. Pero ako stock pa ito. Straight lang. Ako po, hindi lang. KNS ang brand. KNS? KNS. Racing pwede nga yun. Change oil na tayo, basic PMS. Pero di ko na pinapalitan yung gear oil kasi okay pa naman. So ngayon, ito yung itsura ng panel niya ngayon. Still, nagbi-blink pa rin. Nakalabas pa rin yung service. Para mawala yung blinking, dapat nating i-reset. So punta tayo sa oil trip. So para mag-reset, hold natin or dapat pagsasabay ang tingin ng mode and then itong adjust. Pipindutin para ma-reset. Yan. Naging zero na siya. And hindi na nagbi-blink and wala na din yung service. Ayun yung kagandahan ng motor na ganito. Kumbaga, kung ikaw ay isang makakalimutin kagaya ko, kaya at least meron sa atin nagre-remind kung kailan tayo magpapalit ng oil or mag-change oil, kung kailan magpapalit ng belt. Yan. And then yung sa CVT cleaning naman, upon pagbukas pa lang is okay. Ayan. Okay and malinis etong panggilid natin and confirm naka racing pulley nga siya. Yung bell naman is naka regrove, stock spring, stock bola ata din yon. So racing pulley and naka regrove lang talaga yung setup nito. At least kahit o paano, even though na malinis pa yung panggilid, pinalinisan ko na din para sa aking reference, yun ang mahalaga. Kahit na second hand yan, kung ano man yung sanabi nung unang owner, magkaroon pa rin tayo ng para sa atin din na pansating nating reference. Ayun. Thank you again kay Ian Works. Located lang siya sa Tanza. Kumalapit lang kayo sa Sanya Mayor. Doon yung location niya. And ito din yung Facebook page niya. Ayan, you can message him para makapagpa-schedule kayo kung sakali man na kailangan nyo ng service. Nag-home service din siya. Check na lang kung paano. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Ayan, thank you again sa nagko-comment sa YouTube channel ko. Nakalimutan ko yung pangalan pero ito yung mga comments niya. Siya nagbigay sa akin ng idea about
sa mga bagay-bagay na natatanong ko. Siguro Kimco user din siya. So yun, you'll know the drill. Ride safe. Peace.